Hello po. Muli po sa mga taga-subaybay ko. Ako po'y bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. At sasabihin ko po sa inyo kung bakit ako laging nakasombrero sa mga hindi po nakapanood, kung bakit nga laging may sombrero, dahil nga po malapad ang aking noo. At yun, bakit po nagkaroon ako ng ganitong kasaysayan? Bakit ko naisipang ikwento po ang kwento ng aking buhay, yung mga nangyari? Dahil sa totoo lang po, tatapatin ko kayo dahil sa mga naranasan ko na nitong bandang huli sa aking pag-aasawa. Hindi ko po na-imagine o napangarap ang ganitong maranasan ko, ang ganitong pangyari na iniisip ko po. Kung ibang tao kaya ang nakaranas ng aking naranasan, ano kaya ang magiging pakiramdam? Baka po nabaliw. Nabaliw na, o bumigay na, o baka nakapatay na. Yan po ang pinakangaabangan nyo sa mga kwento ng aking buhay sa bandang pahuli pa po. At hindi ako makapagsalita. Mapakarami ng karanasan, 8 taon dinanas sa kamay ng inakala kong taong napakabait dahil nakangiting palagi sa ibang tao. Kaya noon, nangitian niya ako dahil syempre, ibang tao pa ako noon eh. Diba po? Ngayon na kami na ang nang nagsama, yung ngiting yun ay ngiting demonyo po pala. Abangan niyo po yan, mga kangiting at kaputol. Nung mga panahon po na ako ay nag-high school, sa pagpapatuloy po ng aking kwento, sa kasaysayan po ng aking buhay, ay nasa 3rd year high school ako po noon. Noong hindi ko po alam na meron na palang lihim na pagtingin sa akin ang aking bayaw. Ito po ay isasalaysay ko dahil konti lang naman po ang naganap sa eskwelahan nung ako ay kanyang ipinamaalam sa aking guro na aking ikinagulat, na sabi niya magpapabunot daw po ng ngipin. Medyo may kaba po ako noon dahil nga syempre magkakating classes ako, na isip kong mga magulang ko na syempre pinag-aaral ako, alam nila na nasa eskwelahan ako. Tapos natatakot ako na may makapagparating sa mga magulang ko na nag-cutting ako, na hindi ko naman talaga pinangarap sa buhay ko na mag-cutting classes po ako. Ayun, dahil naisip ko nga na pamaalam na niya ako sa aking guro, sumama na rin po ako, sinamahan ko siya. Ang dahilan niya, hindi niya daw po alam yung bahay ng dentista o yung klinika ng dentista na aming pupuntahan. So ako po, sumama na rin sa kanya. At nung naroon na po kami sa labasan, nasabi niya po na wag na daw magpabunot ng ngipin, manood na lang daw po kami ng sine. Mas lalo pong dumoble ang aking kaba. Kaya ako po talagang nagdesisyon na umuwi na lamang, dahil nakapagpaalam na rin naman po sa guro. Umuwi na lamang po ako, at nagtaka po ang mga magulang ko kung bakit maaga akong umuwi. Yung pong eskwelahan namin, kung akin pong isasalaysay ng papyaw, dalawang sakay po mula dito hanggang sa aming eskwelahan. Mula dito po sa aming barangay, pupunta sa bayan. Mula sa bayan, another barangay na naman po. Kaya kinakailangan ko po noon ng dumiskarte nung kabataan ko hanggang sa naging high school ako. Para po, kasi piso ang pamasahe po ng isang sakay sa jeep hanggang bayan. Papunta po sa, mula sa bayan papunta sa aming eskwelahan ay piso rin. So, balikan po 4 na piso. Ang baon ko lang po noon ay 5 piso. Kung mapapansin niyo po, puro baon yung nakapalaob sa kwento ko. Hindi naman po ako pumapasok noon dahil lamang sa baon. Sa katunayan po, pumapasok po ako dahil hindi po ako nag-aalmusal. Kaya naisipan ko kung paano po yung pagdiskarte sa buhay, para naman kahit hindi po ako mag-almusal sa bahay, meron naman po akong kakainin sa aming paaralan sa oras ng aming recess. So, ipagpapatuloy ko po yung
ginawa ng aking bayaw na sabi nga manonood ng sine. Nung ako'y nakauwi na sa bahay namin, nagpaiwan po siya at nagkaroon ng tampo. Hindi ko na po alam kung nagpabunot na siya ng ngipin sa paghihiwalay namin or kung nanood ba siya ng sine. Ako, hindi po talaga ako sumama. Dahil ang bata-bata ako pa po noon, 14 years old lang po ako nung magpi 15 years old. Kaya nakahinga naman po ako ng maluwag nung umuwi siya dahil marami po siyang sinabi sa akin na parang hindi niya kaya na wala ako sa buhay niya. Parang natatakot din ako at nag-aalala baka mamaya nag-suicide na. Yun, nakahinga ako ng maluwag nung umuwi po siya sa bahay namin. Tapos simula po noon, dahil nga ang mga magulang ko po kinalakihan ko na kung paano silang sa pamamaraan ng kanilang pakikisama ay ang pag-iinom. Ganon din po ang ginawa ng bayaw ko. Siyempre, nakikita niya po sa aking mga magulang ang ganoong paraan ng pakikisama, ganon din po ang ginawa niya. Sa pamamaraan ng pag-iinom, ayan, bumabaha po ang mga alak. Kalos yung kanyang kinikita, pupunta na lang po sa alak. So, parang nakakapanlumo po kapag mga ganon na ang aking nakakinaamulatan talaga. Hanggang akala ko nga sa bandang huli siya ay magbabago na, kaya siya umuwi, tuloy-tuloy yung hanap buhay. Pero may mga pangyayari po kasi na hindi ko maiiwasan. Dahil habang kasama siya ng mga magulang ko po sa paghahanap buhay, ay may nangyari pong aksidente na habang sila'y nagkakarga ng kahoy o yung driftwood po na pagtataniman ng orchids, ay nalaglag po yung andamyo na kanyang tinutulayan, paakyat sa truck. At habang pasan-pasan niya sa kanyang balikat po yung kahoy, pagbagsak niya yung kahoy sa kasama ang palad po, ay bumagsak din po sa kanyang balikat. At doon talaga siguro pong maaaring masabi kong hindi ako makakaiwas sa kanyang salubin, sa nararamdaman niya po sa akin. Dahil doon, nagkaroon po ng pagkakataon na maalagaan ko siya. Inalagaan ko po siya noon dahil ang mga kapatid kong panganay noon ay nagsipag-aral. Iba nga po nagsipagtanan na, yung kuya ko naman ay isang sinusundan kay lalaki po iyon. Ako po yung nagpapainom ng gamot sa kanya habang siya ay nagpapalakas po sa bahay. At yun, doon po siguro sa pag-aalaga ko lalong nadagdagan yung pagmamahal niya sa akin. Lingid po yun sa aking kaalaman. Talagang ako po'y wala pang alam. At tutuloy ko po ang salaysay kung paano po ako niligawan ni Bayaw. Ayan. Noon pong siya ay aking inaalagaan habang siya nagpapalakas pa. Sa loob po ng aming kwarto habang iniaabot ko sa kanya ang gamot na kanyang iinumin, maging ang tubig po. So napainom ko siya ng gamot noon. At nung ako po ay tumayo, hinila niya po ang aking kamay. Doon mas lalo po akong kinabahan dahil syempre nandun po sa labas ng bahay ang aming mga magulang. Kami naman pong dalawa ay nasa kwarto. Nung hinila niya po ang aking kamay at nasabi niya na nga po sa akin na yun, mahal nga daw po niya ako at nagpasalamat po siya sa pag-aalaga ko.